So mga boss, magkakalas ako ngayon na cylinder head at i-check ko ang ano nito, ang valve seal kung okay pa. Ayan. Tapos para na din mapanood nyo kung paano magpalit ng valve seal sa kung paano magkalas ng cylinder head. Kung kanyang pinaka barbula, spring, tapos ito kung paano magkalas ng kanyang lock. Kaya ko naman dyan. Bali, siya mga boss yung may-ari ng motor na to. Pabinabantayan yung paggagawa ng motor at baka sakaling banda-banda riyan ay siya na rin ang magagawa. Yan. Ay ganun lang talaga, pagka nagpapagawa ka, papanoorin mo kung paano magawa at pagka naman may panahon ka, edi ikaw naman ang gagawa. Bali mo naman, baka matuto, di ba? Ganun lang talaga yan. So, kakalasin ko na to. Tapos papakita ko sa inyo para matuto rin kayo o magkaroon din kayo ng idea kung paano kalasin. Parehas lang naman ito sa ibang anti-timing chain. Ganun din lang naman yan. Meron siyang tawag dito, camshaft. Meron siya dyan camshaft. Tapos meron ding tawag dito. Meron niyang mamaya, makikita niyo. Basta, ang ano lang naman natin dito ay kung paano magkalas ng valve seal. Kung ikaw naman ay badya, so saktong-sakto para sa'yo to. Sa mga hindi naman badya, ay medyo related din to kung paano magkalas. Yung hindi rin naman nagkakalayo. Pero basta't ang pagkakalas nito ay ganito lang. Parehas ito nung sa Wave 125. Hindi ko makalas ari. Flies nga to Kalog na siya . Kaya nung ito ngayon natuyuan ng langis. Kaya medyo makalog siya. Yung mga tornilyo niya ay sadya namang walang maitornilyo. Wala naman tayong stock na tornilyo dito para mapalitan natin. So pagka magkakalas tayo mga boss ng ganitong cylinder head at kakalasin natin yung pinakalaman niya sa loob, ay sisiguraduhin nyo na pagka kayo ay nagkalas ng cylinder head ay itatap dead center nyo. Para itong rocker arm na to, hindi na siya stress. Ganang pagka hindi mo yan itinap dead center, mahihirap kalasin yan. Kailangan nung pampihitin dito para lang yan ay lumuag. Dapat free yan. Nagagalaw mo ng kamay na ganyan. Yan. Pagka ginayan mo, dapat free yan. Ang laki ng clearance. Dapat ay konting galaw lang ganyan. Ay, wala na tayong magagawa din . Gawa ng natuyuan nga siya ng langis. So, para mahugot natin itong camshaft. Yun lang. Yun yung para makalas natin yung camshaft saka yung rocker arm, kailangan muna natin tanggalin to. Gawa ng ito yung nakalock doon sa pinaka pin nung rocker arm. Yan yung pinakalock nung pin nung rocker arm. Tapos ipatay na rin yung camshaft. Lock din yan. So, yung dalawang ternilyo dito nakalagay. Tapos itinanggal ko na. Tanggalin na rin natin yung lock na yan. So, itong ito yung lock ng pin. Itong dalawang ito, napipihit naman yung pagayaan. Tapos yan ay mahuhugot. Una natin huhugutin ay itong pin ng rocker arm. Yan. Tapos itong isa. Okay. Hindi pala. Tanggalin muna natin. Yan. Laglag na nga. Tapos.
tapos arin kabila, tanggalin din natin. Lalabas ka o lalabas? Lalabas ka dyan o lalabas ka? Yan, takot. Ay, doon sa intake. So, para hindi na tayo mag-tune up mga boss, sa pag kuha nitong rocker arm na to, tandaan din natin kung saan natin siya kinuha. Kung sa intake ba siya o sa exhaust. So, ito, tanda ko siya sa intake. So, lalagay ko lang siya dyan, tapos ito ay sa exhaust. Yan. Tapos, makikita na natin ang barbula dyan. So, ang gagawin lang natin dyan, usod muna dyan. Yan. Para makita natin kung okay pa ang kanyang barbula, hindi na natin uhugutin yung ano, camshaft, pero okay lang naman kung uhugutin natin para makita natin ang itsura ng camshaft. Kung okay ba siya, wala siyang tama. Yan, nakuha na natin ang camshaft. Medyo ito yun, malagitik siya, gawa ng siya nga ay, yan, malagitik siya minsan, hindi lang minsan, lagi. Gawa ng siya nga ay natuyuan ng langis, ano, itama siya doon. Yan, malalim. Natuyuan ng langis yan eh. Yan yung palatandaan ng natuyuan ng langis. Kaya ang under niya ay malagitik. Tapos paglalagay nito doon, mamaya papakita ko din sa inyo. Gawin muna natin to. Ibalik ko na pala. Yan. Ganto, ganto yan, ganto. Di ba yung ano? Di ba yung pinaka-sprocket niya nandun? Kabitan ng kadena. Meron ditong pinaka parang kunya. Gusto na yung pinaka-lock. Dito mo lang itatapat yon. Tapos yung timing niya, dun din nakatapat. So, ibig sabihin, ito, kahit ilusot mo yun dyan basta-basta, alam mo na agad kung saan nakaposisyon ang timing niyan. Hindi mo na kailangan hanapin kung saan ang pinaka-timing. Dahil ito na mismo, kita mo na dyan, no? Tatapat mo lang yan dito. Tatapat mo lang yan dyan. Dito, timing to eh. Yan. Tapos yung gear, yung parang sprocket, ganun din yan. Dito din nakatapat pa gayon. Yun yung pinaka-timing niya. So, hindi siya mahirap. Maluwan lang siya. Maluwan lang. Sa pinakadulo lang siya nakatapat. So, tatanggalin na natin itong barbula para ma-check natin kung okay pa ang kanyang bulb seal. Ito, kung hindi pa uso yung ano, yung pangkalas ng barbula, ang uso pa noon ay ano, aganarila ang ay cross wrench lang. Kaganyanin mo lang yan, oh. Ah, ba, matigas? Nalaban? Yo, kabitin mo. Yun. Tanggal. Tanggal na. Natanggal na yung lock. Ayun, oh. Tulak mo lang siya paloob. Pag hindi natanggal ang isang tulak, segundahan mo. Pag hindi uli, terserahan mo. Pag hindi uli, pang-apatan mo. Tapos, ring kabila naman, tatanggalin po ba natin? Yun ang muna natin. Yung patay. Uy! Palatandaan na kailangan ng paltan. Dahil kusa na siyang nababao. Okay. Palitin ang ano na rin. Bulb seal. Ipapalitan natin siya ng bulb seal. Para sigurado nang hindi umusok. Ang lubay niya eh. Wala nang ano, hindi na maganit. Pagka ganun, ipalitin na ng ano, bulb seal. Tapos ito, ganun uli. Tulak lang natin. Oh, santulak lang, tanggal na, di ba? Nung hindi pa yung usong pantanggal ng ano, ng barbula talaga, ayan ang ginagamit lang. Tulak lang.
Tulak mo lang pala, but yun, tatanggal na siya. Palitin na. So, lilinisin lang natin to, tapos bibili ng bulb seal. Pagbibilihin natin yung may-ari. Kaya may-ari, hanapin pa natin. So, Sabado ngayon, hindi natin alam kung meron tayong mabibiling bulb seal nito. Bahala na, basta't kakalasin ko to. Bahala na kung may mabibili, maghahanap. Wala tayong long nose. So, gagamit na naman tayo ng DIY na gamit. Lais ay, lahat ba? So, pagtatanggal ng bulb seal nito, ay medyo may kahirapan. Dahil hindi siya pwedeng basta sikwatin. Kailangan mga boss, ay long nose. Hindi siya masikwat eh. Siguro mayroon dito ang special tools na ginagamit. Yun, tanggal na. Iba, kakaiba ang kanyang ano, bulb seal. Pero dahil sarado ngayon ng ano, ang mga tindahan ng piyasa ng motor, ay susubukan kong ilagay itong pang Wave 100. Hindi ko alam kung kasya to. Ngayon ko lang gagawin to. Pero parang kasya naman siya. Patin natin ang caliper. Caliper natin. Yung natin sa caliper ay zero muna natin, tapos saka natin sukatin. Halos hindi rin siya makaliper eh, malalim masyado. Yun, 7.8. pwede konting diferensya. So mga boss, yung bulb seal ng Baja City 100 ay ang ipapalit ko ay itong pang Wave 100. Huwag kasukat naman sila. Dahil sarado ngayon ang tindahan, ay pwede na to. Yun. Fit na fit. Ayan na, pabalik na natin ang barbula. Intake. Suwabing-suwabi. Tapos, exhaust. Nasaan na yung exhaust? Hindi pa natin nalilinis. Lilinisin muna. Okay mga boss. Pabalik na natin yung bulb niya. Dahil napalitan na natin siya ng bulb seal. Ang gagawin natin ngayon ay katulad din ng proseso kanina. Ibabalik natin ang spring. Ito ay may lock dito.
Lalagay nyo dyan lang yan dyan. Yung patilos ay sa loob. Yan, lalagay nyo lang yan dyan sa loob na gayaan. Yan. Okay na. Ulit, magkahiwala yan. Makapatong lang yan dyan. Yan, ganyan lang ang proseso niyan. Hindi na natin ito nilinis. Gawa nang yan ay langis lang naman yan. Maitim lang sadya. So, ganyan ang posisyon yan. Tapos, tulad ng kinasanayan, dating ginagawa, ang hindi pa uso ang pangkalas ng barbula, ganyan lang yan. Tapos, kung kanina ay kinalas natin siya, tinulak natin siya ng walang saping damit, ngayon may saping yan. Para mag-lock naman siya, kailangan may sapin. Ang paganyan. Hahawakan nyo lang siya yung tela. Tapos tutulak nyo gayon. Ang paganyan lang yan. Tatapat nyo lang. Ah, siya nga pala, may ano siya, may kalang siya sa ilalim eh, no? Para yung barbula niya, hindi siya sumama pa ilalim. Nakatukod lang siya. Alam, pinakatukod yung nasa ilalim niya. Okay. Alright. Alright. Kabila naman. Ganyan lang yan mga boss. Alright! Alright! Install na natin. So yeah, simple na natin to mga boss. So unahin natin ang camshaft. Napakadali lang. So camshaft muna. Dapat yan naka, yung pinaka tawag dito. Yung pinaka kanal na yan, nakataas dapat yan. Tapos, itong hawak natin, ito ay intake. So, dito natin siya ilalagay. Ready na natin itong pin para suot natin. Yan. Okay. Lusot. Perfect. Perfect, perfect. Sakto-sakto eh. Galaw-galaw. Yun. Tapos, aring isa sa kabila. Ito din ang kanyang pin. Siyempre, kailangan dapat ang nasa labas ay ito. So, ang nasa loob ay are. Yan. Pasok. Pasok-pasok. Hinanap ang butas, hinanap, tinulak, okay. Ano ka talaga ng clearance nyo? Malagitik yun. Malagitik pa rin. Pwede na natin i-chain up yan dyan. Wala ka talaga makuhang ano? Wala ka talaga makuhang... Ano to'y? Tornilyo? Kahit anong hanap? Wala eh. Yung nasa lalagyan mo siya talaga ako na gano'n. Sige, nasa na yung tornilyo mo yun. Diyan. Balik na lang uli natin. Wala eh. Wala mo kung tornilyo yung maayos-ayos. Siya yung nakalagay din na. Eh. Di arin na ulit. Hindi na nga may bed oh. Ay. Hindi na nga may bed na dapat eh. Lagay natin itong lock. Sabi ko kay Marleo, tabasan ng taas eh. Tinabasan ng ako
Okay, alright. Okay mga boss, buo na siya. Pwede natin itong i-chun up dito. Dahil malaki ang kanyang clearance, i-chun up na natin. Yan o, malagitik o. Pagka ganyan malagitik, ay maingayan. So, dito pa lang, pwede na natin i-chun up. Malagitik siya. Napitin lang natin siya nang hindi siya malagitik. Wala tayong tools. Limitin natin ay lumos. Kaya ay pliers. Ilis natin siya pahapit. Ang pag-tune up na to mga boss, ang proseso ko ng pag-tune up na to ay pakiramdaman. So, pagkain ay wala nang masyadong lagitik at konti na lang ang clearance, pwede na yan. Yan ang tinatawag na pakiramdaman. Pero alam nyo, para sa akin, yung pakiramdaman ay mas maigi pa dun sa may sukat talaga. Para sa akin lang ha. So, yung sukat ay pwedeng mataas, pwedeng mababa. Ay, susundin mo nga yung sukat. Ayan, pakiramdaman ay kung gusto mo sa dyan ng pinong-pino, pwede mo siya, pwedeng pinong-pino, pwedeng ilagay mo siya sa pinong-pino. Ayan, okay na yan. Konting-konting clearance. Meron pa din eh. Bumili ka ng 4? Tagay si Jindo eh. Sir, mahal mo pang taga doon. Mabaya ang yelo ka na niya simula eh. Ang nga yung yelo. Kaya dito. Balik na natin.